Hello, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back muli sa ating YouTube channel. At syempre, welcome back din po sa panibagong episode. For today's video mga kamaster, may isi-share naman po ako sa inyo tips para mapaganda at mapalinaw ang inyong mga diving mask at hindi siya magpapags. Ito na ang solusyon mga kamaster. So bali, syempre, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa akin YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe niyo po ang aking YouTube channel mga kamaster. At pakilike niyo na rin po at pakishare para mapanood din po ng iba nating kababayan. So siyempre mga kamaster, pakiclick niyo rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa ting may ilalabas po tayong mga bagong video gaya nito. So umpisa natin mga kamaster, let's go! So ito pala mga kamaster, ang dumating natin na bagong diving mask. Bali, in-order ko po ito sa Shopee, mga master. Umpisa natin. Ayan o. Oh. Bagong-bago pa. Ayan o. Oh. Tempered siya, mga master. Yung paborito natin gamitin. Open. Ito siya, mga kamaster o. Oh. At may extra pa o. Oh, na parang pinlock yata to. Eh, hindi ko alam kung saan to. Ay, dito pala mga master. Dito sa kanyang kabitan ng GoPro. Ayun o. May parang screw type siya doon sa lalim. Screw lock. Na Allen rings. Pala. Allen rings. Ito siya mga master. Bagong-bago pa. So, pansin na pansin natin yung kanyang ano. Parang nagpapags-pags na. Ayun o. Makikita niya mga master. Pag kinuslos nyo ng daliri nyo ng ganyan, may parang para siyang may ano, may mantika na dry. Ayan o. Pali ang ating panglalagay dito mga kamaster ay ito. Siguro hindi na bago sa inyo ito mga kamaster. Ayan. Ito ay pantanggal ng mansya ng damit natin. Hindi ko na babanggitin yung brand. Baka makapirate tayo mga kamaster. So alam nyo na ito. Basta ito ay pantanggal ng mansya ng damit. Yan, napanaglalaba tayo. Ito lang ang ating pantatanggal yan mga master. Umpisa natin mga master. Bale ito mga master, tanggalin na natin tong sticker sa labas. Ito. Bale ito yung ating pang lalagay. Yan. Unahin natin sa loob mga kamaster. Yan. Patakan natin yung glass sa loob. Ayan. Meron din sa kabila. Ayan. Siyempre kailangan natin ng bulak mga master. Bali, susin natin ang bahagi itong loob ganyan. Ilan na ba siya susay? Bulak or yung tissue na malambot para hindi magasgas yung ating glass. So yan, makikita nyo mga kamaster, makikita nyo parang mayroon na siyang mga ano, nagpuputi-puti siya. Ayan ako, makikita nyo. So yan na yung kanyang pugs. Yan na yung nagpapags. Kaya siya gumanyan ay natutuklap siya dahil sa nilagay nating liquid na pantanggal lang mancha. Yan. Ganyan lang ganyan mga kamaster. Ipahid nyo na siya, ipahid ng ganyan. Tapos kuskusin nyo na ng kuskusin. Yan. Tapos pabayaan nyo lang yan dyan yung natitira nating kwan. Kasi iba dumikit dito sa ating bulak. Dito naman tayo sa kabilang kuwan, kabilang mata niya. Dito naman sa kabilang glass. Kuskusin din natin yan. Ayan. Paulit-ulit lang yan mga kamaster. Ayan. So marami nag reklamo, nagpapags na yung kanilang mga diving mask. So ito ang solusyon mga kamaster. So dapat matagal ko itong nai-content. Kaso ngayon lang ako nakabili ng bago.
Eh, kaya ganyan ko lang ipapakita. Yan, kususin na lang, kususin yan mga master. Ikot. Yung mga sulok, gilid. Gitna. Kung maririnig nyo mga master, nag-ano siya, nag-tumutulog-tulog na siya. Ayan o. Oh. Yan. Kapag gumaganya na siya, ibig sabihin, natatanggal natin yung kanyang parang mantika na ano, yung silicone niya. Natatanggalan natin. Kung makikita nyo, bulang-bula na mga master. Okay, no? Kaya bubula-bula siya. Ayan. Yan na yung kanyang silicone na nakadikit sa ating glass. Siya yung importante natin matanggal. Yan. Paulit-ulit lang mga kamaster. Kasi ito mga kamaster, bumili na ako ng bago para ipakita ko na rin sa inyo paano magtanggal ng pags. Balikan natin sa kabila. Ayan. So, bali ito mamaya mga kamaster. Gagamitin ko ito mamaya. Kaso, wala akong diving camera ngayon dahil nasira yung diving camera ko. Wala pa tayong pambili. Kaya, magpapavideo na lang ako mamaya kay Mrs. Diyan sa harap namin dyan. At, susubukan natin siya kung tama ba yung aking, kung ano ba itong ating experiment. Kung approve ba. Para makita niyo mga master. Yan. Papansin niyo mga kamaster oh. Tumutunog-tunog siya oh. Ayan oh. Yan. So bali ito mga kamaster ay tatapon natin itong una nating kiduskos. Bali meron tayo itong tubig sa planggana mga master. Ayan. Babandawan ko lang ng konti itong ulob. Ayan, ganyan. Tapos konting shake-shake. Tapon natin. Ayan. Subukan natin kasusin yung harapan kung umaigit-git itong ating glass. Ayan o. Oh. Ayan, kapag ganyan mga kamaster, ibig sabihin, wala na yung kanyang silicone na yung parang mantika doon na nakadikit sa ating glass. Yan o. So bali hindi pa yung tapos mga kamaster. Para mas makasure tayo, babara natin siya ng mga pagkatapos natin siya napunasan ng una ng bulak na may kasamang pantanggal ng ano, yung liquid. Patakan ulit natin siya. Tapos kususin natin ulit. Tapos ibababad natin siya ng 4 minutes o 5 minutes. Yan. Saka natin siya ulit kususin ng bulak. Pero bago yon, itong harapan naman muna mga kamaster, talagyan din natin to. Yan. Kasi sa loob na una tayo sa una nating kwan, sa part 2 natin na una na tayong nagkuso sa loob, kaya dito mo tayo sa labas, part 2. Yan. Ganun pa rin mga master, patakan din natin to. Labas yan o, ganyan. Kasi kabila kasi ang harap at saka likod, loob at saka labas pala, ay may silicone. Yan. Kalat lang natin ang bagya mga master. Ayan o. Ganyan. Ayan. Pagkatapos mag-ready tayo ng bulak. At kukuskusin natin ang bulak yan mga master. Bali ito pala mga master, may kabita ng GoPro or action cam. Yun talaga yung pinili ko kasi naka-design siya sa pan-diving ko mga master na with GoPro. Kung makabili tayo ng GoPro. Okay lang sir. Tagal natin pa ng konti para mas maganda. Yan. Medyo ibabad natin ng konti itong labas mga master. Yan, hayaan mo natin dyan mga 3 minutes kasi matapang itong liquid ito eh, mansya nga ng damit, kaya tanggalin eh. Ito pa kayang parang nagmamanti-mantika lang na pags. So yan mga kamaster, makalipas ng 3 minutes kailangan natin siyang kuskusin. So
So bali okay na itong labas mga master, malinis ito. Yan ang labas niyan. Dito naman tayo, balik tayo ulit sa loob mga master. Balik natin ulit yung loob. Bandawan na natin dito. So dito naman tayo sa loob mga master. Babaran natin to ng mga 4 minutes o 5 minutes. Yung mas mainam, 5 minutes na mga master. Yan. Patakalo din natin yung loob niyan. Tapos hayaan natin dyan mga master ng mga 5 minutes yung ating diving mask na mayroon siyang liquid na pantanggal lang man siya. Ayan. So yun mga kamaster, makalipas ang 5 minutes, ayan, bali ulitin natin pa siyang kuskusin. Eto, ulitin lang natin uli ang pagkuskos para mas sigurado tayo. Kasi ang importante dito mga master, yung loob lang naman eh. Ulit-ulit lang mga kamaster ang pagkuskos nito. Bulak din pa rin mga master, bulak pa rin yung ating pagkukuskos. Sa mga pag walang bulak, pwede rin yung tissue na parang tela, para sa cotton na malambot. Hindi sa magaspang ha. Kasi kapag magaspang, masisira yung ating glass. Ayan, kususin natin ng ganyan, oh. Kung makikita nyo mga kamaster, bubula siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Bubula talaga yun mga kamaster kapag pwede nyo rin tagalan mga kamaster kung gusto nyo. Kung nakukulangan kayo sa 5 minutes, pwede nyo rin gawin 10 minutes ang pagbabad sa loob. Pagkatapos nun, bago nyo siya hugasan, kususin nyo muna yung glass kasama nung liquid na pinatak nyo. Ayan. Ayan, ulit-ulit lang mga kamaster. Hindi mo na kailangan sunog-sunogin pa ng lighter mga kamaster. Kasi delikado pa yun pag sinusunog-sunog ng lighter. Kasi minsan ang glass di para-paras ang quality. Baka may sasunog nyo, naging marupok na yung glass. Tapos magsisid nyo sa malalim. Na-pressure yung ating glass, bumitak. Para mas makaiwas tayo sa disgrasya. Subukan nyo ito mga kamaster, itong aking diskarte. Ayun o. Parang medyo madilaw-dilaw na yung kulay niya mga master, na malabo na siya. Ayan o. Ayan, yung bula niya. Ayan o, ang bula. Kuskus lang, kuskus mga master nito. Ititesting ko sa dagat maya para palaman nyo na rin kung okay ba yung aking ginawa. Tinuro sa inyo. Shout out nga pala kay kamaster Joseph Palubo. Bali, share rin yung isa rin sa tinuruan ko na ito. So ngayon, ang kanyang salamin ay hindi na nagpapags. Nagkamit niya na ng maayos, gawa ng sinunod niya rin yung turo ko na ano, lagyan ng liquid na to na pantanggal ang mancha ng damit para inyong mga salamin ng inyong mga glass diving mask hindi na rin maglabo. Tapon na natin to mga master. Bali, bandawan na natin ng tabang, mga master. Tubig, tabang. Tapos, itisting na natin. Bago natin ito pala itisting mga kamaster, bago natin siya itisting sa dagat, siyempre, bandawan niya siya ng tubig tabang muna. Pagkatapos, yung matuwag bandawan ng tubig tabang at wala na yung amoy ng liquid, kasi medyo matapang ang amoy nun, sabunin niyo siya para mawala yung amoy ng ating nilagay na pang tanggal lang man siya kasi matapang amoy ng mga master, baka mahilo kayo. So bali yan ang mga master, makistop na siya, ayun o. Ayan. Eto, makistop na siya. At saka kumakapit yung ating daliri, o. Yan, yan ang palatandaan mga master. Sa loob. Ganun din. Ayan o. Ayan. So bali ang gagawin natin naman mga master, sabunin ko to. Tapos pag nabasabun natin siya ng dishwashing at nawala na yung amoy ng pantanggal ng mancha, babalawan natin ng maigi, tapos papatakan natin dito ng toothpaste. Yan. Tapos hugasan natin ng ganyan sa tabang bago natin siya i-try na i-sisid sa dagat. O kahit ito, ilubog nyo lang yung ulo nyo, pwede na. Tapos pakiramdaman nyo lang kung mga ilang kahit mga 5 minutes kung lumalabo siya, ibig sabihin may natira pa. Subukan natin mga master.
Sabunin natin to at lagyan natin ng toothpaste. So matapos natin mabanlawan ng tabang mga master, tubig tabang, lalagyan natin sila ng dishwashing sa loob. Yan, kabila ang mata. Tapos, haplusin na natin ng ganyan para bumula. Para mawala yung amoy, ano, amoy na liquid na pang tanggal ang mansa kasi mabaho yun. Eto. Yan, ganyan lang mga master. Para lang mawala yung una natin lagyan na liquid na mabaho. Mga suksok na yan. Dito, ipatatid sa may kanyang ilong. Yan. Kaya mawala yung amoy na yun. Tapos dito rin sa labas, sabunin din natin yan. Yan. So yan mga master, medyo nawala na yung amoy ng kwan. Natalo na yung unang liquid na nilagay natin. Natalo na ng sabon. Pagkatapos, banaw natin ang dishwater. So, bali natapos na tayo sa paghugas ng mga master, nasabunan na rin natin. So, mamaya ititising natin to, papatlalagyan natin siya ng toothpaste. Yun ang ating pang final na panghugas. Bago natin siya ilusong sa dagat. So, yun mga master, nandito tayo ngayon sa tabing dagat. At ititising na natin yung ating diving mask. Yan o, mga master. Bali, pupunta ko doon sa bangka ko. Yun. Bali, itatabi ko yung mga master, itatabi ko yung bangka kasi lalagyan ko ng grasa yung kanyang propeller. Sakto ito yung gagamitin ko mga master, itong ano. Bali, meron na pala ako toothpaste nilagay mga master, yun lang yung kulay green. Bali, nilagay ko siya ng toothpaste. Bali, doon ko na siya hugasan mga master sa tubig. So bali, iwan ko lang dito yung cellphone ko, i-stand ko lang, tapos lalakoy ako papunta doon. So, bali, ito mga master, sa tubig dagat ko itong hugasan, itong toothpaste. Yan, sa area na yan mga master. Masubukan natin kung lalabo ba siya, magpapag-spa. Finally mga kamaster, so successful yung ating experiment sa pagtanggal ng bugs ng ating diving mask. So sa ilang minuto kung paglangoy doon at paghila ng aking bangka matabi. Ayan, sa wakas at tagumpay tayo sa ating experiment sa pag kung paano tanggalin yung pagpapagstangin yung mga diving mask. Ganun lang mga kamaster, yun lang ang inilagay nyo. Paulit-ulit nyo lang siya kuskusin ng ipatanggal ng ating mansa. Alam nyo na yun, hindi ko lang babanggitin yung pangalan. So yun lang ang katulad sa ginawa ko. Gayahin nyo lang yung mga kamaster para maglinaw rin na rin yung mga salamin. Ayan, tira nyo mga kamaster sa mga namumroblema sa kanilang mga diving mask. Ito na yung solusyon mga kamaster, naipakita ko na sa inyo. Sana ay may natutunan kayo mga kamaster sa tutorial ko sa araw na to. At i-share nyo rin mga kamaster para mapanood din na iba nating mga mahilig mag dive. Kasi malimit silang problema doon sa kanilang mga diving mask na nagbabags. So ito, yan. So bali, pagpunta ko doon kanina mga kamaster, pag hugas ko ng toothpaste ay hindi ko masyado nasaid yung toothpaste. So, bali, binanlawan ko ulit doon sa laot. Ang ginamit ko lang na lang mga master na pangbanlaw dito uli ay yung aking laway, tapos
binanawan ko rin siya ng tubig dagat. Tapos pagtabi ko yun, hindi na siya nagpags. Hindi na siya nagpags mga master. So ganoon na kasimple mga kamaster ang solusyon sa problema natin, ha, sa diving pass. Ganoon na kasimple, gayahin niya lang mga master. At sigurado ay hindi kayo magsisisi. So hanggang dito lang po muna mga kamaster ang ating tutorial sa araw na to. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panood. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta kay Kuya JR Vlog. At sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, siyempre doon sa mga bago, ay huwag po kayo makalimot mag-subscribe. Palambing lang ko din mga kamaster. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. God bless to all. Salamat.